Previously on this channel, nagbiyahe tayo papuntang Ilocos sa Kain ng Maria de Leon at inalam din natin ang mga bases na bumabiyahe sa Lawag City. In this episode, babiyahe naman tayo mula dito sa Ilocos papuntang Cagayan Valley. This is North Luzon Loop Special. Welcome everyone sa third part ng ating North Luzon Loop Special. Today is June 13 at magbabiyahe naman tayo mula dito sa Ilocos Norte papunta sa Tuguegarao City, Cagayan. At sasakyan natin ang isa sa mga sister company ng GB Florida na GMW Trans na nag-ooperate sa mga probinsyang kagaya ng Ilocos, Abra, Cagayan at saka Isabela. In this video, madadaanan natin ang mga bayan kagaya ng Bangi, Pagutpud, La Feria, Gataran hanggang sa marating natin ang Tuguegarao City. Our bus for today is this GMW Trans na may body number na 71. Sa itong zongtong elegance bus na may 45 seats, walang restroom sa loob, kaya let's expect some stopovers along the way. Nakaschedule tayong umalis at 11:30 ngayong umaga at ang estimated travel time naman natin ay 7 to 8 hours. Tara, sakay na tayo! At 11:33 AM ay umalis tayo dito sa Lawag City. Straight away namigay ng ticket yung conductor natin. At about naman dun sa pasahe, may dalawang klase ng bus ang GMW Trans na bumabiyahe sa rutang ito. Regular aircon at saka deluxe 2x2 na may onboard restroom. Since regular aircon itong sinakyan natin, the minimum fare for the first 25 kilometers is 50 pesos. From Lawag to Tuguegarao City, 560 pesos yung fare ng mga regular passengers at 450 pesos naman para sa mga senior citizens, PWDs at students. Pagkatapos nga mag-fuel itong bus na sinasakyan natin ay tumuloy na ulit tayo sa biyahe. Now since sa gitna nga tayo ng bus nakaupo, nag-save muna tayo ng battery para sa mga magagandang madadaanan mamaya. Pagkagising natin ay nandito na nga tayo sa Burgos, Ilocos Norte. Maya-maya lang ay may natanaw na tayong malalaking poste. Habang tumatagal yung biyahe natin ay nadadagdagan pa ang mga ito. Hanggang sa di na nga tayo nakatiis at lumapit na sa unahan para makuna natin ang mas maayos na video. Habang binabaybay nga natin tong daan papuntang Cagayan, may isang attraction pa tayong natanaw na sikat din dito sa Ilocos. Finally, nandito na tayo sa Pagutpud, Ilocos Norte. Ito na yung pinakahuling bayan dito sa Ilocos na madadaanan papuntang Cagayan.
Malamang ay marami sa inyo nakakakilala sa Patapat Bridge or Patapat Viaduct. Yes, nandito yun sa Pagudpud, Ilocos Norte at maya-maya lang madadaanan na natin. Since first time din nating dumaan dito, nagtanong tayo doon sa driver natin kung gaano ba kalayo yung Patapat Bridge mula dito. Sabi niya ay sa baba lang daw nitong zigzag na binabaybay natin ngayon. So we waited. And waited. And waited. Maya-maya pa at nagpakita na nga ulit yung dagat. At naramdaman ko na malapit na tayo sa inaabangan natin. Between 2:10 and 2:15 PM ay nadaanan natin yung boundary arch ng Ilocos Norte at Cagayan Province. Unfortunately, di natin nakunan ng video dahil kausap natin si Manong driver that time. Right now, nandito na tayo sa Santa Praxedes, Cagayan. Ito na yung pinakahuling mabundok na lugar na dadaanan natin dahil mamaya lang, kapataga na yung mga daan pagkababa sa zigzag na ito. Dito pero maraming ligo-ligo. Okay, guys, sa Santa Fe. Manuwag kasi ito. Sa
2:43 PM at narating na nga natin tong terminal ng Florida Group dito sa Claveria, Cagayan. Dito yung magiging first stopover natin. Since umalis tayo ng tanghali sa Lawag, karamihan ang kasabay natin ay nakakain na bago pa magsimula yung ating biyahe. So this stopover will be a short one. Maya-maya lang at tumuli na ulit tayo sa biyahe. Bumalik muna tayo sa upuan natin dahil nagsimula na ulit magsakay na ibang pasahero yung bus natin. For the meantime, dito muna tayo hanggang sa mabakanting ibang upuan sa unahan. At 4:40 PM, narating natin yung Junction Luna Terminal ng Florida Group. Marami yung bumaba dito pero sadly hindi na bakante yung unahan. Pasado 6 PM na at malapit na tayo sa last stopover natin. Pero bago natin marating yun, meron muna tayong dadaanan na sikat na tulay dito sa Cagayan. Ilang sandali lang ay nagpakita na ngayong tulay na dadaanan natin. After 7 hours of traveling ay narating natin tong stage ng Florida Group dito sa Lalo, Cagayan. Dito na yung last stop natin before reaching our destination. Marami yung bumaba dito at finally nabakante rin yung unahan. Ilang minuto lang tayo nagtagal at umalis na rin tayo dito. At this point, 70 kilometers na lang yung layo natin sa Tuguegarao City. May 2 hours pa daw tayong biyahe, sabi ng driver natin. Which means almost 9 hours yung total travel time natin. For 560 pesos, sulit bang mag-bus from Ilocos to Cagayan? I would say yes. Dahil bukod sa maganda at maayos yung bus na nasakyan natin, marami tayong nakitang attractions kagaya ng Bangui Windmills, Patapat Viaduct, mga zigzag ng Ilocos at Cagayan, at yung dinaanan nating Magapit Suspension Bridge. Sulit na sulit para sa mga first timers gaya ng inyong lingkod. Hindi mo na kailangan ng wifi, individual monitor, or TV screens dahil yung mismong bintana ay magsisilbing entertainment mo na. Before 8 PM, narating natin ang Tuguegarao City. And we are back in Cagayan Valley for the second time this year. If you're still watching at this point, make sure to subscribe to this channel para updated ka sa mga susunod na episodes. May favorite part ka ba sa biyahe natin? Share mo na yan sa ating comments. Thank you so much for watching.